Pagdating po sa exorcism, bakit po kalimitang, daw hindi pa naman ako nakakita talaga ng actual, pero bakit po tinatanong kung ano yung pangalan nung naandun sa katawan ng tao? Pangalan po ng demons. Una, gusto nating lilinawin na ang pwedeng magtanong diyan ay ang appointed exorcist lang. Inomine et virtuti Domini nostri Jesu Christi dicas minomen tuom. Sino ang kanyang pangalan? Appointed exorcist lang ang magtanong. Bakit? Sabi ni Father Chad Raffinger, isang dalubhasang exorcist, at siya ay founder ng Auxilium Christianorum, The Help of the Christian. Kung ang hindi exorcist o kahit deliverance minister na magtanong diyan na hindi appointed exorcist, mag-glorify ang demonyo kung tanungin ang kanyang pangalan. Pero kung ang appointed exorcist ang magtanong diyan, dahil ang appointed exorcist ginawa niya ang ministry sa authority mismo from the bishop as the successor of the apostles, bakit tinanong ang pangalan? Dahil yun ay sumisimbolo sa otoridad mismo sa nagtanong. Halimbawa, sino ang may authority na ang bata bigyan ng pangalan? And natural, ang mga magulang. Alang naman kung ang kapitbahay ang magbigay ng pangalan. Ang mga magulang, sila ang authority. So, ang pagtanong ng pangalan ay sumisimbolo ng authority, at kung sasabihin ng demonyo ang kanyang pangalan, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, sino ang pangalan ninyo? Oh, so, sumagot na marami sila, legions, dahil marami sila. Ibig sabihin, nang napangalanan na, sinabi na ang pangalan, sila'y under na sa authority. Dalawang paraan talaga ang pagtanggal ng demonyo. Yung puno, kaya tinanong sino ang pangalan. Inominate virtuti Domino nostri Jesu Christi, dicas me nomen tuom. So kung matanggal ang puno, yung pangalan, yung head possessor, lalo nang matanggal yung kanyang mga ugat. Pero meron ding isang paraan na tanggalin yung mga ugat para mawikin ang puno. At lilinawin din na ang eksorsismo, sabi sa isang dalubhasa at kilalang exorcist, kapatid, ang misyon ng isang exorcist is not to cast out the demons. The mission and task of the exorcist is to determine the entry points sa buhay ng biktima para magabayan sila paano ito masarado. Ito ang pahayag ni Reverend Father Carlos Martins, isang dalubhasang exorcist. The job of the exorcist is not to cast out the devil. The job of the exorcist is to find out why is the devil there. Ayun, no? Yun, kaya kailangan talaga na may diagnostic interview upang malaman sa pamamagitan ng entry points na tinatawag stop, sin, traumatic experiences, occultism and preternatural offering upang sila'y magabayan na sa kanilang paglakbay matulungan patungo sa kabanalan. Yun po, Brajando. Okay na ba yun? Thank you po. Thank you po, Bro Wendell.